Let's now get an update on Navotas as the city undergoes a 14-day lockdown to curb the spread of COVID-19. Mayor Toby Tiangco now joins us live. Good afternoon, Mayor, and thank you so much for taking our call. Yes, Rica, good morning. Hi, sir. Good noon na pala. Yes, Mayor, thank you so much. 2 days since the lockdown started, it is still up to the 29th. How are things going now? Any updates, sir? Yun, madami pa rin kami na huling violators. No? As of this morning, 10 a.m., ang nahuli na po nating violators is 1,411. Mm-hmm. Various po to, no? Mm-hmm. Karamihan dito is yung hindi nagsusuot ng face mask sa tamang paraan, mm-hmm, o walang suot na face mask. No? Mm-hmm. Alam niyo, kakatapos lang namin ng meeting with the IATF, talagang napaka-importante yung pagsuot, yung tamang pagsuot ng face mask, mm-hmm, para malabanan itong virus na to. Mm-hmm. Mm-hmm. Mayor, those who are apprehended, I do understand that they're supposed to be paying fines. Are they paying fines now, or are they being taken somewhere else for at least they for them to be able to talk to? Hindi, yun. Aside from the fine, mm-hmm, may seminar sila, pinapakita, mm-hmm, kung ano yung dangers ng COVID-19 at kung ano yung dapat nilang gawin, mm-hmm, para hindi sila mahawaan ng COVID-19. Mm-hmm. So, para pinapaliwanag na rin sa kanila kung ano yung participation nila dapat gawin nila para hindi kumalat itong disease na ito. Kasi hindi talaga kaya ng gobyerno na gobyerno lang ang maghihinto nito. Kailangan po nito is kooperasyon ng ating mga mamamayan. Mm-hmm. Mm-hmm. Mayor, I understand that you're doing 250 to 300 swab testings per day, but your target is to be able to do 500 per day. Has the government, sir, been able to send assistance from now? And are you asking for more test kits or maybe at least personnel to help you out in testing in Navotas? Actually, the result of our meeting today, mm-hmm, is that from 250 by Monday, we will go up to 1,500 tests, mm-hmm, per day. Mm-hmm. This is by Monday, so, sir. Yeah. Nun, yes, by, mm-hmm, Monday. Sabado na tayo ngayon. Mm-hmm. The first commitment was actually to go up to 500. No? Mm-hmm. But after evaluating the cases in Navotas, ang naisip nila is ang pinaka-ideal is 1,500 tests per, mm-hmm, day. Will they be sending additional test kits to help this capacity, sir? Yes, and they will, kasi yung 1,500 hindi kayang gawin yan sa isang lugar lang eh. Mm-hmm. So we will bring some people to other places at magpapadala rin sila ng mga magsaswab tests sa Navotas. So we will do it in various places para ma-achieve yung 1,500 per day. Mm-hmm. Mayor Toby, do you also have contact tracing personnel at the moment? Of course, would you be needing more? Yes, we have contact tracing personnel at the moment. But ang advice, na, again, ng IATF is to add, no? Because ang ideal na dapat mangyari is lahat na mag-positive on that day, on the same day, ma-contact trace din sila. Mm-hmm. So there should be no delay, no? So what will happen is this. So this will be the sequence. So the more you test, the more positives will come out. Mm-hmm. And then more positives will come out, you have to trace them on the same day, mm-hmm, para walang lag. And then hahabulin mo yung mga na-contact nila and you will determine kung sino doon yung dapat i-swab test. Mm-hmm. Pero with 1,500 tests, malamang ang mangyayari niyan, lahat ng naging in contact sa kanila ay iswaswab, no? Mm-hmm. That is the, mm-hmm, reason for the lockdown. So, mm-hmm, ito yung dapat maintindihan ng tao. Bakit manag-lockdown? Pag mas madami, mas libreng gumalawang tao, mas madami siyang makakasalamuha. Mm-hmm. So, for example, kung hindi tayo nag-lockdown, siguro ang bawat tao, ang makakasalamuha niya is, itong study, no, 37 people a day. So, isipin nyo, kung nag-lockdown, mapapababa natin yan. Mm-hmm. Then, bababa din yung kalat ng virus, then bababa din yung test na kailangan, bababa din
yung contact tracers na kailangan. Mm-hmm. Kung hindi natin gagawin yung lockdown, padami lang ng padami yan. Pag test mo, dadami yung magpa-positive, then hahabulin mo yan by contact tracing. By the time na nakapagdagdag ka ng contact tracers, you need more contact tracers again kasi mas madami yung nag-positive, no? Mm-hmm. Mm-hmm. So, ganun ang mangyayari niyan. So, mm-hmm. that's why nag-lockdown tayo to limit mm-hmm. the movement of people. Mm-hmm. Mm-hmm. Sir, what about limited movements for non-residents? Are you allowing non-residents to enter Navotas on the course of the 2 weeks? Only if their work is within Navotas mm-hmm. or if they are delivering goods ordered by people from Navotas. Mm-hmm. In the same manner, yung palabas naman ng Navotas is para lang doon sa may trabaho o may negosyo sa labas ng Navotas. So, mm-hmm. ibig sabihin, pinapayagan natin work-related. Mm-hmm. Pero pag hindi work-related, hindi po natin pinapayagan. Mm-hmm. Okay. Mayor, your only hospital at Navotas is at full capacity now and you have sent 210 case of your patients to mega quarantine facilities. And do you have any plans to utilize other facilities and turn it into COVID centers to accommodate the needs of growing number of cases? Okay. First, yung hospital natin, because it's both for COVID and non-COVID, so full mm-hmm. capacity na yung hospital. Mm-hmm. Aside from the hospital, in the beginning of this pandemic, nagtayo po tayo ng 100 beds mm-hmm. Community isolation facility. Kasi mm-hmm. po, ang requirement po ng DOH is for every 2,500 residents, one bed. Since 250,000 residents po ang Navotas, nagtayo tayo ng 100 beds in mm-hmm. the beginning. Mm-hmm. Nung nag-GCQ, because we expected na tataas yung kaso, dinoble po natin yung capacity. Mm-hmm. So nagtayo tayo ng additional 110 beds. Mm-hmm. So naging 210 beds po yung mm-hmm. CIF natin sa Navotas. Mm-hmm. Pero napuno na po yung 210 beds natin na CIF sa Navotas. That's why send out na po mm-hmm. yung aming mga symptomatic and mild asymptomatic and mild symptomatic sinesend out na po natin sa mga national government isolation facilities, no? And yun po, tinutulungan po talaga tayo ng national government. In fact, today they have added isolation facilities kasi mm-hmm. di ba po ang mangyayari niyan, once you do the contact tracing faster and you do the test, more tests, more people will turn out to be positive. Mm-hmm. Hindi naman pa pwede yung positive payagan natin sa bahay kasi makahawa ulit yan. Mm-hmm, mm-hmm. So, kailangan pa na mas madaming bed. So, nakita, sana, that's why we need the cooperation of people in proper wearing of masks. Kasi hindi solution dito yung test lang eh. The more you test, the more dadami yung malalaman mong results. And then, the more yung kailangan mo ng facilities. So, never ending yan pag hindi tayo nakiisa sa gobyerno. Mm-hmm. Mm-hmm. Mayor, what about the status of our critical care equipment and also of our health workers? Yun na nga. The reason for the request last Saturday for Navotas to go into lockdown was a number of reasons. No, number one is yung increasing cases. Number two, yung full capacity ng ating isolation facility. Number three, talagang yung frontliners natin, both medical and non-medical, mm-hmm. talagang may mga nagpa-positive sa kanila, di ba? Mm-hmm, mm-hmm. At saka hindi talaga po pwedeng sabihin na hindi sila napapagod. Apat na buwan na to, di ba? Mm-hmm. Tao yun yung mga yun, napapagod yun. Hindi naman po makina yung mga yun. So what happens is, para mas maintindihan ng tao, ano ang mangyayari pag isang health worker nag-positive, hindi lang isa ang mababawas sa number ng health workers namin. Because what happens is, pag isa nag-positive, lahat ng naging in contact sa kanya will have to be quarantined habang wala pa yung test results. Mm-hmm. So you can just imagine for everyone na mag-positive, ang daming kailangan i-quarantine. Mm-hmm. So nababawasan din yung
yung health worker natin. O what happens pag nabawasan yung health worker natin? You cannot hire another health worker tomorrow. Mm-hmm. So yung matitira doon will have to work extra hours. So from 8 hours, they'll have to extend maybe to 10 to 12 hours habang mm-hmm. hindi bumabalik yung kasama nila. Mm-hmm. Then, syempre, napapagod sila lalo. And it takes a toll also on their health. Mm-hmm. Those are the reasons why we had to do the lockdown. Mm-hmm. Alam ko mahirap. It's difficult. But we have to do it. Mm-hmm. All right. And lastly, sir, do you think that you still need to ramp up information drive for your residents, sir? Yes, of course. Of course. Because especially after the lockdown, no? Hindi naman kasi pa pwedeng magla-lockdown tayo, bababa yung kaso, and then after the lockdown, back to normal again. Mm-hmm. De tatas ulit yun, and we cannot go back anymore to another lockdown. So, ang mahalaga dito is, number one, lagi tayong magsuot ng face mask. Mm-hmm. At ang kailangan dito is yung tamang pagsuot ng face mask. Pag nakababa yung face mask hanggang ilong, hindi ho effective yan. So parang wala rin kayong face mask niya. Mm-hmm. No? Number two, social distancing. Number three, tamang pagsuot, tamang paghugas ng kamay. No? Mm-hmm. And ito, based on our experience, I hope I can share this. No? Based on our experience in Navotas, yung latest cases namin, kaya dumami ng ganyan, is because sa isang pamilya, tatlo o lima ang may COVID. Mm-hmm. Or sa isang opisina, ganyan din, mga lima sa isang office. So nakikita namin, nagkakahawaan sila because, of course, natural tendency ng tao, natural pag-iisip natin lahat, is yung kasama mo, for example, pamilya mo, everyday kasama mo, walang sisipon, walang ubo, mm-hmm. walang lagnat. Hindi mo iisipin na may COVID siya. Okay? Mm-hmm. Sa opisina, kasama mo ng 2 linggo, same, walang sintomas. Hindi mo rin maiisip na may COVID siya. Mm-hmm. So later on, sa opisina, nagre-relax tayo. So, instead na nung una, hindi kayo sabay kumain, later on, sabay na kayo kumain. Eh yung pala yung isa doon may COVID, nagkahawaan. Mm-hmm. Ganun din naman sa bahay. Mm-hmm. Siyempre, sabay-sabay kumakain. Yan, nagkakahawaan. So, pakiusap ko, kung pwede, alam ko tayong mga Pilipino na kasanayan natin, sabay-sabay tayong kumakain. Pero iba po yung panahon ngayon. Mm-hmm. Kung maaari po, huwag na tayong sabay-sabay kumain muna habang nahandyan po yung COVID. Dahil doon po talaga nagkakahawaan. Mm-hmm. At ang dapat na tamang pag-iisip dito is lahat may COVID. Mm-hmm. So, proteksyonan mo yung sarili mo para hindi ka makahawa sa iba, at proteksyonan mo yun yung sarili mo para hindi ka mahawa mm-hmm. sa iba. Because ang totoo naman yan, once lumabas ka ng bahay, pagbalik mo, hindi mo naman alam kung may COVID ka o wala. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Number two, kahit mag-test tayo na mag-test, ang ibig sabihin lang ng test, nung kinunan ka ng test, wala kang COVID. So, ibig sabihin, kinunan ka ng Lunes, wala kang COVID. Mag-test, lumabas ka. Hindi na ibig sabihin na wala ka pa rin COVID, no? So, dapat talaga dito is masana yung tao doon sa pag-iingat. Mm-hmm. All right. Thank you so much. With that, I will let you go. Our Mayor of Navotas City, Sir Toby Tiangco. Thank you so much, sir, for your time. Yes, salamat po. Salamat.